Well, antayin namin ang complaint na yon ng siklista kung siya ay mag-pa-file man. Pero even without him, this morning we filed a case of alarm and scandal under Article 155 of the Revised Penal Code against kay Mr. Gonzales. Ang ating naging ebidensya ay ang video na lumabas nung Saturday ba yun? Or Sunday. And at ang yan ang ating basihan ng pag video ng pagfa-file ng alarm and scandal together with the firearm that was confiscated from that person. Kasi nung nangyari yan, kahit na nagkasundo sila August 8 ay ipinaiwan pa rin sa kanya ang baril doon sa estasyon para balikan niya lang pag malamig na ang kanilang mga ulo lahat. So, sa ngayon, kailangan naming medyo palakasin pa ang ebidensya at kung sana ay makatulong ang ibang mga kababayan natin na magpalabas ng... Lalo na yan, sir, yung video na yan, yung nag-upload niyan, sir, baka naman pwedeng magbigay ng statement regarding sa authenticity. At kung titingnan natin, sir, hindi siya dashcam, you know? Cellphone video. Cellphone. Yeah. Yan. So driver, sir, oh, kita, driver ang gumaga ang concert, di ba? Driver ang nagbi-video. Pero wala hong ano, kasi ang payag po ni Attorney Fortune kahapon, natakot daw po itong siklista at yung vlogger. Kasi ang sinasabi raw po, parang nakipagtulungan daw po yung mga polis para kumbinsihin itong siklista na huwag nang mag-file ng kaso. Ano po yung masasabi rito? Hindi po mga polis, sir. Hindi po mga polis ang sinasabi ni Attorney Fortune. Sino po? Ang sinasabi niya po si General Torre ang kayo mismo. Tumawag at nakipag-usap. Opo. Ang sagot ko lang naman dyan, sir, sa ganitong mga sitwasyon. First and foremost, yung tao ay retired. Hindi ko siya nakilala nung kami ay nasa serbisyo pa. Hindi ko rin siya nakasama. Kahit nasa CQCPD siya, nag-retire siya ng 2016. Ako ay nasa summer ng mga panahong yon. 2005 pa ako nandito. Hindi ko siya kilala. And I just found him, I just met him nung siya isumurrender sa akin nung Sunday nga. Ang tanong lang dyan, sir, napakasimple lang yan eh. Kung ganun ako ay responsableng tao, sir, siguro hindi ko naman abutin ang ranggong to. Ang tanong dyan, ano may offer niya sa akin na itataya ko ang aking career, na tutulungan ko siya sa isang bagay na wala naman akong interest? So wala kayong pinagsamahan ni Gonzales? Wala kayong nakaraan? Wala akong kilala, hindi ko kilala yan, sir. At saka wala akong, di ba, wala akong interest na para itaya ang aking career sa tao na yan. Kaya napaka-baseless naman nung accusation na ako ang nagpupumilit sa kanya na huwag naman mag-file ng kaso. That's crazy because first and foremost, hindi ko siya nakausap pa. Pero tinawagan niyo po yung siklista, General, kasi may sinasabi si rito. Sir, ay tinext ko ng alas 4 ng hapon bago ko sumalang doon sa press con. Sumagot siya sa akin alas 8 na. At isang tanong ko na pa rin sa kanya kung kinuha niya bang abogado sa Attorney Fortune na sinagot niya rin naman sa akin. After that, wala na siyang text sa akin. So essentially, ang kanyang text sa akin ay tatatlo lamang. Kasi pagkasabi niya rito, General, pati yung General Torre tumawag daw sa kanya. Kahit sinong tao, pati General na yung tumatawag, wag mo nang isampa yung kaso. Wag ka nang mangialam. Nagdesisyon na yung pamilya na wag nang ituloy yung kriminal na demanda. Yun ang sinabi po ni Attorney Fortune sa isang interview. So I really would like to, for Attorney Fortune to file a case against me in the Ombudsman, in the NAPOLCOM, kung saan niya gusto na... And I really would like to wait for that charge for misdemeanor on my part. Kasi pag hindi niya ginawa yan, sir, I will really ask for his disbarment. Magka-file din ho kayo ng complaint against him. Kung yan, sir, ay confirmed, sir, that's a very serious accusation on my part against me. I will not take it sitting down. Sa ngayon, ang gusto ko lang sana ay makipagtulungan sa kanya dahil may pronouncement siya unang-una doon na this is a public crime, it can be filed by anyone. So, without the cyclist, I do hope that he stands to his word na this is a public crime and he can file the case instead of the cyclist kasi siya naman ang nanawagan na nag-represent sa buong cycling community in his first post na sinabi niya, the cycling community is asking for help of the... Pero willing ka, General, na makipag-usap kay Attorney Fortune kung sakasakali?
sa ngayon, sir, kami ay nag-uusap lang kasi sa media na lang. Kaya nga, baka naman pwede kayo mag-usap dalawa. Para... Very busy lang talaga. And I would bukas, I am looking for time na makapunta sa kanyang opisina. And kung gusto niya nga sana, ay hindi ko alam ang number niya, sir. Baka pwedeng mahingi ang number niya. I-message namin siya. Tatanungin namin kung gusto niya makipag-usap sa inyo dahil willing na willing ho kayo na humarap sa kanya. Pwede na lang pahingin ng number, sir, para mag-set ako ng personal... Paalam mo muna tayo, sir. Paalam muna tayo sa may-ari. Opo. Pero ibibigay ko number. Kailangan ko ang kanyang contact number. O, bigay namin.